Hello mga kabsat, magandang buhay po sa inyong lahat. Kamusta na po kayong lahat? Ayan, siguro na-miss nyo na po sa Wong Jen TV. Ayan, nandito po ulit ako. Ang pag-uusapan natin kung bakit na demolitize ang mga channel ng ating mga kapatid, yung mga ating mga kakilala, kaibigan. Yun ang pag-uusapan natin ngayon mga kabsat. Ang ating topic ngayon kung bakit na demolitize yung channel ng ating mga kakilala, kaibigan o kapatid. Ayan. Siguro ang dahilan nila ay lumabag sila sa talagang pinagbabawal dahil mahigpit talaga si Lolo pagdating sa mga monetized channel. Yun yung hindi monetized channel, mahigpit na siya sa mga WH. Yan, kaya bibigyan ko kayo ng mga example dahil dati ko pa naman alam yan na talagang pwedeng ma-demolitize yung channel mo kahit ikaw monetize na talagang mahigpit. Yan, bibigyan ko kayo ng halimbawa dahil marami na din ako naging kaibigan na mga nakachat ko dati na na-demolitize, na wala ng ads. Dahil bigyan ko po kayo ng isang paliwanag kung bakit sila nawawalan ng ads at na-demolitize sila. Ang unang dahilan ng kaya na-demolitize siya ay yung gumamit siya ng video na may video. Ayan. Ibig sabihin yun, nag-reuse sa content siya. Ayan. Kumuha siya ng ibang video tapos in-upload niya sa kanya. Tapos kinopyright strike siya. Yan. Kaya yun yung dahilan kaya na-demolitize siya. Isang dahilan din yan. At yung isang dahilan din yung pinaka-maikpit talaga yung makikipag watch to watch ka ng harang. Ayan, yung click to click nilang sinasabi. Yung panonoorin yung mga ads. Yung ads to ads, panonoorin nyo. At tatapusin yung ads, yun yung pinakabawal kasi nadidetect ni YT talaga yung ganun na click to click. Dahil yung ordinaryong nanonood kasi ay ini-skip lang yung harang. Pero yung channel mo, every hour, every day may nanonood ng iyong ads na same IP address. Ayan. Kaya yun ang dahilan, isang dahilan kaya na-demolitize yung channel. Ayan. Kaya yung isang kaibigan ko, hindi ko nasasabi pangalan, nung January, nakachat ko na demolitize nga daw yung channel niya dahil lagi pinapanood nung asawa niya yung harang, pero ibang computer yung gamit. Pero everyday, yun yung nanonood ng kanyang harang, ng kanyang video, at na-detect ngayon ay demolitize na din siya dahil wala, hindi niya nabawi. Talagang zero video na siya, wala na. Parang na-block na ang kanyang channel. Kaya yung pinaghirapan niya, bali wala na. Kaya tip sa inyo mga kapsat, kung kayo ay monetized channel na, everyday lang kayo mag-upload, everyday lang kanyang upload yung video nyo. Pabayaan nyo kung sino'y manood, kung wala man manood o may manood, pabayaan man na. At wag na wag mong i-play ang iyong sarili. Kung ma-aksidente mo man i-play, i-skip mo na kagad. Wag mo i-play yung iyong sariling video. Kaya dapat maging maingat tayo dahil pag tayo ay na-demonetize ay napaka sakit talaga dahil yan ay pinaghirapan natin. Kaya ang payo ko sa inyo mga kapsat, maging maingat po tayo. At lalong-lalo na po, huwag po tayo kukuha ng video sa ibang channel. Dahil kung wala man na copyright ngayon yan, baka sa ibang weeks o sa ibang araw ay i-copyright ka na. Dahil kamukha nung pinagsasounds ko dati, walang copyright. Ngayon, kinaka-copyright na nila akong lahat. Pero dati, walang copyright yung music na ginagamit ko na yun. At ngayon ay na-copyright na ako kaya naka-mute na lahat ng kinopyright nila sa akin. Pero maging aral din sa akin to na paggamit ng mga music dahil
Nung una, walang copyright, pero ganun pa rin ay kinopyright ako. Kaya mga kapsat, payo sa inyo ni Wong Jen ay maging maingat na lang tayo at ingatan natin yung channel natin at mahalin natin. Maraming maraming salamat mga kapsat. See you next vlog. Bye bye, God purse.